Ayan o, andito na ako sa bahay at ano. Nakakain na ako. Umpisahan ko na itong ano. Itong nahuling isda. Eh, smoke ko sana. Eh, sabi ng misis ko, ano na lang daw. Sa sardinas na lang. Laki no. Laki nito. Itong isa na to. Itong dalawa. Ito yan o. Laki ang dalawa na yan. Lalo ito. Hihiwa-hiwain ko na lang. Tapos gagawin daw sardinas. Akalis-kisang ko muna. Yan. Dito sa loob para hindi ito matalsik. Laki nito isa eh. Oh. Halos sa kumpado niya itong buong ano, lababoy. Hindi pa sige rin namin natitikman ng sardinas nito kaya susubukan namin. Kung okay ang ano lasa niya pag sinardinas siya. Yan o, lilinisin ko na lang muna. Pakita ko na sa inyo mamaya. Yan o, nalinisan ko na itong ano, nakaliskisan ko na. Itong nahuli natin kanina. Ang gusto daw ng misis ko, ano na lang daw, ipipilit. Hindi na i-smoke, hindi na sa sardinas. Ano na lang daw, ipipilit. Tapos bababara ng ano, ng olive oil. Tapos garlic, saka lemon. Masarap din naman yun, saka mo ipiprito. Masarap din naman yun. Yan na lang gagawin ko, ipipilit ko lang. Yung dalawa, hindi ko na isasama. Itong dalawa malaki lang. Ayaw na raw ng misis ko na smoke eh. Tama na siguro. Kaya ito na lang. Eh, yung dalawa na medium, ano na lang yan. Ipipreser, pamimigyan na lang din yan. Tapos itong dalawang malaki, yun na lang ipipilit ko. Tapos ibababad sa ano. Ingay, olive oil, garlic, saka ano, lemon. Masarap din yan eh. Ingay na. Yeah, ito itong dalawa. Yung dalawang ito. Ito, saka ito. Ano na ito? Ipipreser na lang. Malaglag. Tapos pipilit ko na lang yung dalawa malaki. May pilit knife naman ako rito. Ito. Yung dating ginagamit ko. Talimit pa naman. Nahin muna natin ito malaki. Ganun din naman yan. Ang start lang naman yan dito din sa ano dito rin sa may ano dito sa may palikpik. Yan din lang hiba. Parehas lang naman. Tapos dito rin sa likod ng ano ang daan. Yaano nila sa buto. Yan pagdating dito sa buto sa garin niyo na. At sa kabila. Tapos habang nakaganyan yung kabila na rin. Gagawin na rin yung kabila. Yan, dito lang sa may palikpik yan eh. Tapos dito rin sa may gilid niya. Patag-kabila kasi, pakaliwa eh. Teka. Dito ha. Oops, yeah. Malit kasi ito sangkalan eh. Yan. Tapos dito, sagad na yan. Hanggang sa kabila na. Tapos bubuksan lang na ganyan yan. Dadaanan nyo lang na gano'n sa ano. Sa buto. Laki talaga nito isa na to eh. Pero sa Adelaide do, maraming ganitong malalaki. Kasi dati, dun nagtatrabaho ko rin eh.
Nadidistino ako nung marami ako nahuhuling ganitong kalalaki. Yan, tapos iaano na lang yung tinik. Dadaan na lang. Parang yung ribs niya yan eh. Yung tinik na yan. Tapos so kami ang ginagawa namin, itong mga karkas ng isda, inilalagay namin sa freezer. Tapos inaano na lang. Pag yung ano na ng basura, saka na lang inilalabas. Kasi kung lalagay mo sa basurahan, mabumabaho eh. Hindi naman kailangan na lahat. Masyado naman malaki ito eh. Sa kabila. Pinapadaan lang naman sa may buto. Oops. Yan o. Yan na natira niya. Butong-buto lang. Ay, ulo. Ang laki talaga niya. Oh. Tinan niyo yung laki niya. Oh. Talagang malaki siya. Yan. Ilalagay sa freezer to. Tapos yan o. Itatapon pag ano. Pag yung day na ng ano. Ito pala, meron pa tong ano. Meron pa tinik sa gitna yan dito. Hindi naman malayo yung buto niyan. Dito lang, hanggang dito lang. Yan. Ito wala, kabila. Meron. Yan, may buto pa yan dito. So, dito. Yan, inaano yan, binibihan na lang yan. Ganyan. Para walang katinik-tinik. Pati dyan, ganyan, yan. Praso lang naman. Mostly dito sa may ulo yan eh. May leeg. Yung tinik niya. Yan, ganyan lang ho. Yan, B. Yan. Ganyan, wala nang tinik talaga yan. Yan. Yung kabila, ganun din. Yala, dito yung may tinikyan dyan eh. Di naman malayo yan. Misa nang ganyan lang. Yan, yung kapraso lang naman na binayan yan. Yan o, yan na yan. Yan na. May isa pa. Ito ba? Malaki rin to eh. Matigasan niya eh. Yan din yan, dahil lang din yan dito sa ano. Yan, lalagyan nyo dyan sa may, dito sa may palikpik din. Gaganyan nyo lang yan. Tapos aanin nyo yung dito sa may likod niya. Pagdating dito sa may gitna, ano, sinasagad ko na eh. Hanggang sa kabila na, ang hiwa. Pag dito, hanggang dyan lang. Maliit lang. Pag dito na, isang buo ng ganun. Isang tanggal lang ganun.
Sa kabila, ganun din. Ay, hiwaan niyo din dyan. Ganda sa may tiyan. Tapos yan. Tapos to ganyan din. Kailangan nakalatag siya eh. Para hindi masyadong marami natatanggal na laman. Madulas pa. Yan. Yan na. Tanggalin natin ito isang pilit. Malungkot kasi eh. Yan. Maano nyo naman sa buto nila idadaan eh. Medyo isasagad nyo ng konti para wala masyado natitira. Butong ano yan eh. Diyan. Yan. Hindi na natin masyado kukunin yung diyan. Madami naman to. Yan. Tapos nga may buto dito sa gitna ito. Yan, dito. Pinbone yan dyan. Klaso lang naman. Nakakapanyo naman yan eh. Yan. Isa, dalawa. Yan. Ganyan lang ang labas niya na yan. B. Yan na. Ugas na lang. Tapong ko muna yung mga ano. Ilagay ko sa freezer. Yung mga ano. Mga ano niya. Mga buto. Mga bones. Ito sa ano yan. Ilalagay sa freezer. Dapat dami na yan.
Lagay ko muna sa freezer to. Yan na, konting hugas na lang at ano, bababaran. Ewan yun sa pinggan. Laki din ang laman niya eh. Iwan pa dito ah. Iko muna doon sa ano. Yan na lang. Yan, yan ako. Pakikita ko sa inyo mamaya yung ano. Yung pag-rikado niyan. Kung paano yung maglagay ng rikado. Yan ako, mga ano lang. Mga 8 butil ng ano. Ng bawang. Marami naman itong bawang. Mga 8 butil nilagay ko. Malalaki ito eh. Malalaki itong bawang na to. Kaya 8 pwede na. Tansyahin nyo na lang. Kung gaano karami. Kung medyo marami, okay din naman. Din naman. Pakikita ko lang kung sa inyo yung pag-marinate. Pwede rin kahit siyang isda naman to. Yung mga isdang medyo mumurahin, pwede yung gawin ganito para medyo maglasa, may lasa siya. So marap-sarap ba? Yung mga karpa ganito, na pwede rin karpa ganito. Igaganito nyo yung karp. Yung ba kasi hindi ko makain ng karpa? Ako hindi rin. Pero pag ginanito mo, mag-iiba talaga ang lasa. Sa isda ho to, sa isda. Yan. Tapos dikdikin lang naman. Pwede rin doon sa mincer. Kaya lang eh, dito na ako sa dikdikan eh. Yan, pwede na yan. Yan o, mga 8 butil yan. Tapos mga 2 lemon. Malaki-laki itong lemon eh. Mga 2. Yan. Itanim namin to, itong lemon na to. Ma-juicy siya. Oh. 2 lang, tama na yan. Yan, may nasamang buto. Kung gusto nyo tanggalin, tanggalin nyo. Pero kung hindi naman, pwede na. Marinate lang naman yan. Yan, tapos lagyan natin ang asin. Asin, no, saka olive oil. Ang gagawin ko, yung isda na ang aasinan ko para ano. Ito na hong isda ang aasinan ko para ano? Para maasin ng mabuti. Yan, tapos pwede na malagyan yan. Kasi kahit medyo madagdagan naman ng konting asin dahil ano naman yung maasim yung ano. Dito ano, tanggalin ko to. Teka. May natira pa siyang ano dito yung.
Tuloy ko na to. Yan. Yan ang asin lang. Yan. Ihalo-halo na ho natin yan. Ito parang naluluto na rin naman yan. Pag ganyan. Tapos olive oil to. Yan, olive oil to. Ito yung magandang klaseng olive oil to. Yung ano to eh. Yung Red Island. Wala na kasi yung ano eh. Kung yung pang Aldi lang sana pwede na eh. Kaya wala na eh. Basta ma ano lang naman siya. Masaran lang. Yan na ho yan. Ganyan na ang ano. Yan lang ho ang pagbabad niyan. Kung gusto niyo lagyan ng paminta, pwede rin naman. Pero kung hindi ako naglalagay ng paminta, okay na to eh. Yan. Yan o, naka-jubabad na siya. Okay na, ilalagay na sa fridge at bukas pwede na yan. Ayan o, hanggang dito na lang yung vlog natin. Eh, pinakita ko lang sa inyo kung paano kami mag-prepare nitong ano, Australian salmon na ano. Na dapat sana i-smoke ko eh, sabi ni Mrs. Og na ibabad na lang daw. Kaya mas gusto niya yung nakababad na ganyan eh. Kasi nagawa na kami dati niyan at nagustuhan naman niya yung lasa. Masarap naman ang lasa ng Australian salmon basta ginanyan mo eh. Ewan ko, may iba pa sigurong paraan, meron din. Pero itong ganito na testing na namin, okay. Masarap naman. Ayan o, sige o. Maraming salamat sa panonood. Sana huwag kayong magsawang manood sa pinakikita ko sa inyo. Sige o, thank you. Ano lang ho to, kaduktong lang din nung huli tayo ng ano na ng Australian lemon saga na mata. O sige o, thank you. Maraming salamat. Yan o.